Hello, kaibigan. Good morning po sa inyo. Umpisa na naman ang ating araw na ganito, puspos ng pagmamahal ng Diyos. Nandito ang binigay ng Diyos sa araw na ito at ating pakinggan kung ano ang nais niya dito. Ang mga koruna sa langit ay hindi para itago, kundi para ibaba sa paanan ng Kristo. Kaibigan. Medyo nakakaano ako dito dahil bahay ganito, ang mga koronan sa langit ay hindi para itago kundi para ibaba sa paanan ni Kristo. Ito ang basahin natin sa araw na ito. At pwede niyong pagbulay-bulayan, hindi ko kayo uli pinipilit. Kasi ito ay binibigay ng isang pang-araw-araw na buhay kung nais nyo na matanggap ang araw-araw na buhay. Kaibigan, gayto po ang sinasabi ng pamagat ng ating babasahin. Mga koronang isinuko. Yan ay matatakpuan sa pahayag 4:6-11. Pero para mabawasan ng inyong babasahin, ibibigay ko sa inyo yung isang pahayag 4:11 para mabawasan ng isa. Pero siyempre kailangan ng ano yung kwento niyan. Hindi niyo mabuo yung kwento kung kulang. To, karapat dapat ka o Panginoon at Diyos namin na tumanggap ng kolatian, karangalan at kapangyarihan. Alam niyo pa kaibigan, yung mga sinasabi niyo na yan, kahit sa kaloob pwede natin gawin yan. Dalhin. Yan yung sinasabi dyan. Ibaba, bumababa tayo mula sa ating kinatatayuan upang pumunta tayo sa paanan ng Diyos. Upang magpasalamat sa araw-araw natin ng buhay kung bakit bibigyan tayo ng kalakasan sa araw-araw nating pamumuhay. Mga biyaya. Yun ang ibig sabihin po nito. Ito po yung mga ganito mga binabasa ko, madalas hindi po natin naintindihan kung wala ang spiritual ng sa puso natin. Maintindihan lang po natin to kung ang spiritual ng Diyos ay nasa inyo na. Magbibigay po ako ng isang kwento kung paano mahayag na may kaparehas diyan sa binibigay na pamagat nito. Ito po yung binibigay na kwento. Minsan sa pagrerena ng Reina Victoria ng Inglaterra, siya'y nakarinig ng sermon tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo. Napansin ng mga kalapit na reina na napapaluha siya. Nang matapos ang serbisyo, nagsabi na nais niyang mag-isang kausapin ang pastol. Pastor. Nakita niya na antig ang damdamin ng reyna at tinanong kung bakit. Sagot ng reyna dahil sinabi mong darting muli ang tunay na hari ng mundo. Gusto kong narito pa ako para maisuko ang korona ko sa banal ng paanan. Diba, kaibigan, yung binanggit ng isang ano dyan, bagamat kinausap niya yung pastor, ang sinabi niya, para maisuko niya ang kanyang korona sa paanan ng Diyos. Bahay kayo, tanda ng pagpapakumbaba. Ganyan po tayo. Dapat sa mata ng Diyos, tayo nagpapakumbaba, hindi tayo nagmamalaki. Yan po ang gustong iparating ng kwento pong ito. Ito, dadagdag ko po dyan sa mga ano. Corderoy, putungan, sa kanyang luklukan, pakinggan ang kalangitan. Sa pag-aawitan, kaluluwa'y gising, siya'y papurihan. Yan po ang dagdag na ako habang tumatagal nakikita ko ang mga bagay na dati hindi ko naintindihan. Ang Diyos ang nagtuturo kung bakit naiintindihan ko sa buong buhay natin, tayo'y alam natin na mahina tayo. Pero nung hindi pa natin nakikilala ang Diyos, nagmamalaki tayo. Pero maling-mali tayo kasi lagi tayong bumabalik sa baba.
Kaya matuto tayong magpakumba sa paanan ng Diyos upang makita ng Panginoon at maawa po sa ating ginagawa. At ang Diyos ay ating gabay sa araw-araw nating buhay. Ito ay personal ko po na anyaya sa inyo sa mga sinasabi ko ay personal ko ang karamihan dito na sinasabi at hindi ko alam. Pero ito ay naniniwala ko na ang Diyos nagtuturo din sa akin. May ginagawa sa puso ko upang maipaliwanag ng maayos sa inyo. Maraming salamat po, kaibigan. Next video again at abangan ang susunod na video natin sa araw-araw na buhay upang lumakas ang ating spiritual at lagi tayong gabayan ng Diyos. Maraming pong salamat sa inyo at tomorrow again. Mars ko kaya sa channel na ito. See you there!